Hello, hello. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagbabalik po ako muli. Kyle the Great po. Alam ko, na-miss niyo po ako. So, meron pong, syempre, panibagong video. At ito ay tungkol sa bicycle LED backlight. Yan. Yan po, mga kabelo G. So, pag-uusapan po natin, itatakel ko po kung ano po ang kapakipakinabang nito, kung saan po siya magagamit, kung anong silbi nitong backlight ito sa bawat isa sa atin, mga kabuelo G. So, bago po ang lahat, konting description lang. Bali, itong bicycle backlight na to, LED po siya. Light emitting diode ata siya. Kung doon nagkakamali. Tapos meron siyang USB port. Kasi po ito, rechargeable. Pwede po siyang gamitan ng charger ng isang Android phone. Huwag lang yung Type-C. Kasi hindi naman to Type-C. So, yun. Proceed na po tayo sa mga binanggit ko noon na kung anong kapakipakinabang nito. Kung saan siya magagamit. Una po sa lahat, mga kabuelo G. Magagamit po siya, syempre, as usual, sa mga biker. Kagaya ko, nagbabike po ako. Importante itong backlight ito na magamit, lalo na sa gabi o sa madilim. Kapag, syempre, nagamit siya sa, pagkagabi, mapapansin ka ng tao na sasakyan ka sa lubong mo o yung mga nasa likuran mo. Parang warning siya eh. Siyempre, parang mapapansin ka. At siyempre, malaking bagay ito sa isang biker kapag ka napadaan ka sa isang checkpoint. Lalo na sa mga malalayang lugar, sa mga highway, hindi ka magiging suspicious if ever. Ang kailangan na siguro yung may kasama ka, companion, co-bikers, kagaya namin, kagaya ko. Kapag ka nagbabike kami sa madaling araw, syempre madilim yun, gumagamit po kami ng backlight na to. Importante po yan sa isang biker. Then, pangalawa, kapag ka nag-brownout sa isang area ninyo, sa isang bahay, kapag ka biglang nag-brownout, dumilim, siyempre, magagamit po itong backlight na to. Pagka nagkataon na meron kang gustong hanapin, meron kang hinahanap na importanteng bagay, damit, plancha, kapag may hinahanap kang tools na gagamitin, maghahanap ka ng toolbox, tapos kapag CR na CR ka na, gusto mo magbanyo, so magagamit itong backlight na to. Pwede siyang isabit, itutok, ipatong para may ilawang kayo kapag magbabanyo kayo. And pangatlo, isa sa importante, kapag gusto mo malaman, kapag gusto mo malaman yung kung peke ang isang CR, yung Certificate of Registration ng motorcycle mo, sa malalaman nyo kapag ginamitan nyo ng backlight. So, paano? Ganito yan. Kuha kayo ng CR ng isang motorcycle. Then, ilawan nyo yung likuran. Itutok nyo sa likod. Ang dapat yung gamitin ilaw, yung color blue. Para matrace natin yung watermarks. Kagaya nito na sa screen. Kung mapapansin nyo, meron siyang watermark sa bandang kanan. Para siyang putol-putol na buhok na medyo may pagkakulay dilaw. Yun, ganun naman po. At marami pang iba. Magagamit pa siya sa ibang bagay, itong bicycle backlight. Pwedeng gamitin nga sa sasakyan eh. Pwedeng gamitin sa tricycle. So, pwede rin gamitin sa ibang bagay. Kapag ka nasa looban ka, madilim. So, yun lang. Parang flashlight din yan eh. At sisilbing ilaw natin na hindi na kailangan pang gumamit ng kandila na alam natin medyo delikado, lalo sa isang bahay. So, ilaman po mga kabuelo G.
Sana meron kayong nakontip, nakatulong ito at makakatulong pa sa inyo, sa mga manonood. At abangan nyo lang po ang next videos ko, sa mga tutorial ko. Standby lang kayo. Siyempre, maraming salamat po. Ako po yung nagpapasalamat po sa mga nanood sa mga previous video ko, sa mga tutorials ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo walang sawang pagtangkilig. Sa mga vloggers at subscribers dyan, maraming salamat po sa inyo. At sa susunod po muli, huwag niyong kalilimutan na Kyle the Great po. Siyempre, pa-request na rin. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa channel ko. And please hit the bell button. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Mga ka-BLOG.